Hey guys, welcome to my YouTube channel and thank you for clicking on this video. And if you're interested in SPEAMS or sa Pinas Ikaw ang Mama at Sir program and other teaching related content, this channel is really good for you. So sa video na ito, ituro ko sa inyo kung paano nga ba mag-change ng status sa PRC at the same time, mag-change na rin ng surname in case or kung gagamitin niyo yung surname ng asawa ninyo. Kung wala naman kayong balak na gamitin at i-retain yung maiden name ninyo, is pwede rin naman. So, interesado ka sa topic natin for today's video, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and hit yung notification bell para lagi kayong updated sa akin mga bagong videos. And please, panoorin niyo hanggang dulo. So, una kasi sa lahat, pag-open niyo doon sa Larry's account niyo or doon sa website ng PRC, may mag-a-appear na ganito agad-agad. Sabi niya dito, if you will be filing for the petition for change of registered name due to marriage and or petition for correction of entries or data, please proceed to the PRC Central Office or to the nearest regional office to file the said petition. So, meaning to say, hindi kailangan nito ng appointment gaya ng ibang mga transactions sa PRC. Pero kung mapapansin nyo kasi dito, ayan, ilagay ko rito na inaayos na nila yung system. So siguro next year, by next year, hindi natin alam kung kailan, magkakaroon na rin siya ng appointment. Pero sa ngayon, kung ang concern niyo is yung, yun nga, yung change of registered name due to marriage and other correction of entries or data, hindi ito kailangan ng appointment. Basta pumunta lang kayo doon sa malapit sa inyo na PRC and i-assist naman nila kayo doon. Sabi rin dito, once your petition has been approved, you can proceed with the renewal of your professional identification card in this website. Pero ang nangyari kasi during that day nung nag-process ako dito is sabi ni ma'am, yung nag-assist ng mga may appointment ng araw na yon, sabi niya sa akin, and good thing sinabi niya sa akin. Yung iba, hindi ganito yung ginawa nila, hinintay talaga nila. Sabi ni ma'am, sabi niya sa akin, nung nakita niya yung form ko, petition form ko, ma'am, mag-appointment ka na rin ng, ano, ng tawag dito, yung duplicate. Sabi niya, ma'am, mag-appointment ka na rin ng duplication ng PRC ID mo para hindi ka nababalik. Sabi niya, para hindi na daw pa ulit-ulit yung process, hindi na rin pa ulit-ulit yung punta ko doon, para isahan na lang. So sabi niya, mag-process na raw ako noon. So ayun, going back, sabi nga ni ma'am, mag-process na raw ako nung duplication. Mag-appointment na rin daw ako para pagbalik ko in 3 months, kasi 2 to 3 months daw yun eh, bago ma-verify yung pagpapalit ko ng apelido ko. So, in 3 months, pagbalik ko doon, makukuha ko na rin agad yung ID ko na bago na, yung duplicate na ng ID ko. Yung updated na. So, ang ginawa ko, sinunod ko yung sinabi niya, nagpa-appointment na ako ng duplication para isahan na nga, diba? Hindi na hassle. Yung iba kasi, inihintay muna nilang mapalitan, ma-approve yung petition nila bago sila ulit mag-appointment ng duplication. Good thing na sinabi sa akin ni ma'am yun. Kaya thank you so much sa iyo, ma'am. Medyo nakatipid tayo ng oras. At syempre, bago kayo pumunta ng PRC, dapat hawak na ninyo yung mga requirements. At ano-ano nga ba yung mga requirements? Number one is yung petition form na nakanotaryo na. Dito, nagpanotaryo na ako dito sa amin at nagbayad lang ako ng 150 pesos para dun sa pagpapanotaryo ko nung petition form. Ayan. Next is yung PSA copy ng inyong certificate of marriage. And take note guys na kukunin nila yung original copy ng inyong certificate, PSA issued certificate of marriage. Kaya kailangan meron kayong extra original copy para sa inyo. Next is dalawang passport size na picture. Yon. And naka-note doon na kailangan may name tag, na yung name tag dapat yung bago nyo ng apelido yung nakalagay doon, okay? And dapat may white background nakalagay naman doon. Alam nyo na yan guys, kasi professional tayo at paulit-ulit na natin itong ginagawa, kaya alam nyo na dapat kung ano yung itsura nyo doon sa picture, okay?
Next is, syempre, yung fee na 225 pesos. Pero pagdating kasi doon, wala akong dalang, ang tawag dito, documentary stamp, which is the next requirement. And nagbayad pa ako ulit doon ng extra na 50 pesos para doon sa documentary stamp. Okay? Next is, of course, yung photocopy ng inyong PRC ID. And kapag meron na kayo nitong mga ito, ipa-photocopy nyo siya ng apat na kopya. Kasi 4 sets yung kinuha nila sa akin eh. And during that time, sobrang nagkandahan nila. Kasi hindi ko alam na apat na set pala yung kailangan. So, pumila-pila pa ako doon, pabalik-balik ako, ganun. So, para maiwasan nyo yung ganun, ipa-photocopy nyo na siya into 4 pieces. Lahat ng mga requirements na meron sa inyo. And pasensya na kayo kung hindi masyadong maayos ang vlog natin for today. Kasi nga, meron akong makulit na baby girl. So, ayun lang naman. Ulitin natin yung petition form. PSA issued certificate of marriage. 2. Kasi nakalagay dito, 1 passport size lang. Pero dalawa ang kinailangan ko noon. Kinailangan nila na picture ko. Buti na lang may dala akong extra. Dalawang passport size na ID. ID pictures. And 1 documentary stamp. And of course, 225 pesos. And photocopy ng PRC ID. Ang gulo, nahihilo ako sa sarili kong video. Hindi ko na ito i-retake. Ang gulo kasi yung anak ko. Tapos, pag meron na kayong copy ng lahat ng mga requirements na to, magpunta lang kayo sa PRC, and i-assist nila kayo doon kung saang window kayo pupunta. And napakabilis lang, guys. Napakabilis lang ng proseso. Iiwan nyo na lang yun, and babayaran nyo lang, and then sasabihin lang kayo na balikan nyo nga into 2 to 3 months, and pwede nyo i-check yung... At pwede nyo i-check kung verified na yung pangalan ninyo doon din mismo sa website ng PRC. So, ganito po yung itsura ng petition form. Ngayon, sana nakikita nyo. Sana nakikita nyo ito. Ang gagawin ko na lang, lagyan ko na lang ng i-zoom ko. Wait. Ayan. So, i-check nyo doon kung ano yung pipiliin yung box doon sa petition form. Kung mag-change status ka lang ba. Or i-change nyo rin yung registered ninyo due to marriage. Kayo nang bahala dyan. Ngayon dito, ang nilagay ko dito yung pangalan ko pa lang nung dalaga ako. So, I, Rosel P. Valencia, of legal age, married, born on, ayan. Yung birthday ninyo, ilagay nyo lang yung place of birth ninyo, ilagay nyo lang din dyan. And yung permanent mailing address, as you can see, nakikita nyo naman yung mga dapat nyo i-fill out na information. Due to marriage in the records of the board for kung ano yung profession ninyo. So, tayo, professional teacher. Tapos, nakikita nyo dyan yung name to appear from and to. So, isulat nyo lang dyan yung name nyo nung dalaga kayo and kung ano yung ipapalit ninyong apelido ninyo. So, nakalagay naman dyan, malinaw na malinaw po. And I took and passed the examination given by the board in kung kailan po kayo pumasa sa board exam. And was assigned as professional teacher with registration number dated. And I got married to, ayan, at place of marriage on kung kailan kayo ikinasal. Tapos, pipirmahan nyo lang yan. And then, tada! Okay na po yung petition form ninyo. Ang kailangan nyo na lang pong gawin ay ipanotarize ito and lagyan po ng isang documentary stamp.